Okay, magandang araw sa inyong lahat, Batang Maynila to, it's... Ito mga kaibigan, tapusin na po natin itong boxing once and for all. Tapusin na natin itong abangayan mga kaibigan. Sabi nga nila, sa hinahaba-haba ng posisyon, sa paghihingi ng sorry, ang tuloy. Kasi di ba palitan eh, palitan ng mga salitaan eh. Ngayon, ito na siguro yung huli between Willie Revillame and Christopher Meen. Pero dun sa ibang mga tao na involved dito sa mga paninira di umano kay Willie Revillame, sabi ni Kuya Will, hindi pa tayo tapos. Bali ang tinatapos lang niya itong kay Christopher Meen na inamin naman kasi niya na nagkamali siya. No, kumbaga sa init, sa bugso ng damdamin at sa mga bulong-bulong ng mga demonyo dyan sa tabi-tabi, uminit ang ulo niya. Kaya naman, eto, pakinggan natin itong pahayag ni Willie Revillame tungkol kay para dito sa kanyang nanay-nanayan na si Christopher Meen. Ito na naman tayo. Okay. Alam nyo, gusto ko lang malaman nyo na for the past days, ako naging pulutan ng lahat sa social media, sa usapan sa lahat, mapamayaman, mapamahirap, na pag-usahan. Actually, hindi nga masyado sa ating mga kabayang masa dahil wala naman silang oras para mag-internet dahil nagtatrabaho sila. Ako yung naging putahe dito, ako yung naging ginigisa, na hindi ko alam kung bakit kayo sa akin nagagalit. Bakit akong tinitira nyo nung nagsimula po yung isang news sa PEP, no? Actually, napaka-fair ng writer nung sumulat na sabi niya, may isang programa sa OLTV na kinausap para mag-post muna, di ba? O huminto muna at para siguro may ibig sabihin nyo na kung anong dapat nilang gawin. Hindi ko naman alam yan eh, no? So after that, ang ganda ng pagkasulat ho, no, sa PEP, ang sinabi naman, tutuloy naman din ho yung pagsusweldo ng mga artista. Irerespeto yung kontrata. And after that, oh, sumunod na, ako na ho naging mukha. Pati Wawa Win, si Katong Ying, si Tony Gonzaga, lahat ng mga programang ito. Kung sakali man pong totoo yan na kami po ay mawawala o kami po ay hindi po ibig sabihin mawawala kami sa istasyon. Maring itong time na to, siguro ang sasabihin nila, i-post muna natin to, pag-isip-isipan natin kung paano natin pagagandahin, palalawakin ang signal at ang reach nitong OLTV. Kasi 5 buwan pa lang po ang istasyon na to eh. 5 buwan pa lang po, marami na kaming nadidinig, na kritiko, pangit ang sound, pangit. Ganun naman po talaga eh, nagsisimula pa lang hon. Hindi naman kami pwede magsimula ang OLTV na on top kagad. Siyempre ho, magsisimula ka sa butas ng karayom dito. Kaya ganun ho, kami naman ho, talagang pinagbubutihan namin sa abot ng kaya namin. May mga sumusulat na boring panoodin ang show ni Willie kasi wala namang bago. Boring at luma na. Paano naman ho kami magkakaroon ng bago dito? Nandito lang ho kami sa maliit na isang penthouse po ng Will Tower. Isang lugar lang ito na bawal ang audience. Hindi pwede magpapasok ng tao. Ano pang pwede namin gawin dito? So sana maintindihan nyo yan. Kaya nga ho yung studio po sa Star Mall, minamadali na ho. Okay, para malaman, hopefully ho, after po ng Holy Week, makalipat na ho kami. Ngayon, para malaman nyo, bakit hindi na naglalabas sa statement ang OLTV management? Siguro ho, meron silang sarili pong decision at diskarte kung paano ho nila gagawin yan. Hindi po ako ang para magsalita in behalf of OLTV dahil hindi ho akong involved sa management yan. Ako yung talent lang nila. Nandito lang ho, it's a co-production ho ito. Kung mapapansin nyo, siyempre pa nag-iisa ka, parang ano man naging kasalanan ko, bakit akong kinukuyog nyo lahat sa social media, ano po ba? Yung mga Pasko, pinabalik nyo lahat. Parang ang hirap po ng ganun. Yung mga nakikita nyo, lahat ng kamalian ng kapwa at ang tao nyo eh. Siguro ganun talaga, dahil na-involve sa politika itong istasyon na to, ganun ang tingin nyo. Mahirap po yung sitwasyon ko eh, dahil una, hindi naman ako kinakausapan ng OLTV management na kung anong mangyayari, kung hihinto ba ang programa, magpo-post ba kami, babalik pa ba ako, hindi na, kaya wala akong pwedeng sabihin sa inyo na hinto na. In fact, bukas o, may meeting pa ang mga staff namin, ang director namin, si Rod, at ang staff namin, ito, yung technical namin, at mga arkitekto, engineers, sa Star Mall ho, para ho dun sa pag-ayos ng stage ng Wawa Win. So lahat po ng ito, naghusgahan nyo na kagad kami na sasarado na ang mga programa. Wala po akong nalalaman na sasarado pa ang mga programa. It's just that maybe ang word dito ipopost lang. Para ho ayusin. Una, ang dapat ditong ayusin, yung pong reach, yung signal.
Kasi pag wala akong signal, walang reach, wala pong advertisers na papasok sa amin, sa anumang istasyon. Kasi ho, walang napapanood eh. Di ba? Hindi umaabot. Eh, mabuti nga, meron tayong Sky Cable, meron tayong Signal, yung digital, affordable sa GMA, TV Plus, ng ABS, kahit papano, napapanood nyo kami. Sa ganun paraan, siyempre po, yung tinatawag na free TV analog, inaayos pa po yan ng pamunuan po ng All TV. Ngayon, ako na yung naging puntirya ng lahat, ako yung naging topic, na wala naman akong ginagawa, wala naman akong, na hindi ko ako alam bakit ako naging pinag-initan nyo lahat. Talagang bugbog talaga, sarado, pero hindi naman ako na-apekto dahil alam ko naman ang totoo. Hanggang umabot na po sa si Tita Christy o sa kanyang programa, sa Christy Per Minute, eh, hindi ko alam. Na-clickbait ako eh, napaing lang ako eh. Na may nagsabi sa akin, oh, nakala ko ba nanay mo yan si Christy Per Minute? Bakit sinabi, ang yabang-yabang mo raw. May yabang-yabang ka raw. So parang naano na ako dahil ganoon lang yung mga dumarating. Kaya ayoko nagbabasa ng Facebook at YouTube na negative. Kaya lang siyempre parang nasaktan ako doon dahil parang nanay ko yan, Tita Christy. Ilang laban na, ilang gyera na kami magkasama. Tsaka, yun nga, minasabi ako hindi maganda sa kanya dito, kagabi, na nasaktan ko ang pamilya niya, siya, na ang pagkakamali ko, hindi ko kasi napanood yung kanyang Christopher Mine, dahil ayoko na humanood. Eh, ang pagkakamali ko doon, nag-desisyon ako magsalita na ako nagkamali dito. Nagkausap kami ng Tita Christy kanina, nagsigawan kami, nagmurahan kami, parang mag-ina na nagtatampuhan. Hanggang humingi ako ng tawad sa kanya at sa mga anak niya na nasaktan sila dahil kung ano man yung nasabi ko, eh, hindi naman ho yung pagsusumbat. Yun naman yung taos puso kung galing po sa puso ko yung pagbibigay noon. Kaya lang, siyempre, dumarating na yung point na nasasaktan ka, tao ka lang, binubugbog ka na lahat, pati yung mga taong natulungan mo dati, pati sila, nakikisama pa na, hindi mo alam bakit. Kitita Christopher Main, Tita Christy, para mo na akong anak, para na kitang nanay, humingi ako ng tawad sa'yo. Pasensya ka na dahil alam mo naman, nag-iisa lang ako. Ilang araw ako nag-iisa sa kwarto, nag-iisip. Hindi ako nagbabasa na kahit na ano, nag-iisip lang ako. Pero salamat at nagkausap tayo kanina. At sa mga anak mo, nasaktan ko. Pasensya na kayo. Dahil naging emosyonal ako. Ako naman yung nagpapakumbaba sa mga nasasaktan. Eh, ganun ho talaga eh, di ba? Pero wala ho akong iniisip na anumang pagsusumbat kahit kanino. Tita Christy, sa mga anak mo, I'm sorry. Galing sa puso ko, I'm really sorry na nasaktan kita. Na alam ko, pinaglaban mo ako. Ilang gera na yung dilabanan natin. Magmula nung nagsisimula pa lang ako sa ABS, napunta ako ng TV5, napunta ako ng GMA, nandiyan ka. Kung ano yung nilalapit mo sa akin, hindi kita mahindihan. Kung ano yung nilalapit ko sa'yo, laging tinutulungan mo ako. Again, Tita Christy, sa pamilya mo, sa mga anak mo, I'm really sorry na nasaktan ko kayo. Pero ang nagkausap naman na tayo, Tita Christy, maraming salamat at pinagtatanggol mo pala ako. Kaya ito ho, lesson learned sa ating lahat. Kung may nakikita ho kayo na video na ine-edit at sinisiraan yung kapwa nating tao, sana sa Kongreso at sa Senado, gumana kayo ng batas na mapanagot yung mga taong gumagawa. Dahil paninira na po ng pagkatao ng kapwa natin yan. Katulad po ng pag-interview ko si Secretary Harry Roque, napakaganda po nun eh. Nasa GMA pa ako. Nung nabanggit yung franchise about ABS, wala akong naging reaction doon. Ang naging reaction ko doon eh, sana wag naman. Hindi ko ba? Diyan ako nang galing, malaki utang na po yan. Ang ginagawa ko ng mga iba, eh in-edit out yun. At ang ginigay ko doon, eh tawa ko ng tawa. Isipin nyo yung mga ganyan. Di ba paninira sa kapwa mo? Yun lang ho. At sana ho, maintindihan nyo na itong pinagdadaan ako dahil ako eh. Ako yung nakaharap lagi sa All TV, kami yung naka-live. Ako yung nagiging putahin ng lahat eh. Mga vloggers, lahat ng mga galit sa kung kanino man, galit sa istasyon, ako nakikita nyo. Pero gusto ko lang maalaman nyo, wala akong kinalaman sa pag-usap sa moms, sa pag-usap kahit kanino mga artista. Eh sa totoo lang, hindi pa ho ako kinakausap ng All TV at hindi ko ho alam kung ano magiging reaction ko. Bakit ko sasabihin na maghihinto kami? Hindi naman sinasabi. Ayoko hong pangunahan ang management ng AMBS, our president, Ms. Beth Tolentino. Hindi ko sila pangunahan. Ngayon, kung tatawagan ako at kakausapin, hingin ng meeting, kung ano sabihin nila, tatanggapin ko po yon. Call ng management yon. Kung sabihin nilang, huminto ka na muna, mag-pause ka muna, o tumuli ka, ganito ang gawin natin, susunod lang ako dahil nakakontrata po ako sa All TV. Yan lang po.
Again, Tita Christy, I'm so sorry. Sinasabi ko sa'yo, naisumbat ko, pasensya ka na. Tita Christy lang ako nagsosorry. Hindi dun sa iba. Sa kanya lang ho, yung binanggit ko. Dahil sa totoo lang ho, yung mga iba dyan, eh talagang ginagamit lang yung sitwasyon. Dyan na po kayo, tatawag na po kami. Tuloy-tuloy pa rin ang programa ito. Sana mo inaintindihan nyo. Again, sorry, Tita Christy, sa pamilya mo. Babalik po kami. Handa nyo na yung mga telepono nyo. Hindi ako titigil. Nakaharap ng camera, nakatalikod. Tutulong ako sa inyo. Okay. Okay, palakpakan nga natin si Kuya Will. Oh, ito, bilib ako, mga kaibigan, dito kay Willie Revillame. Doon sa paghingi niya ng sorry. Doon sa kanyang pagkakamali. Nabihira po yung ganyan. At totoo lang, mga kaibigan, na bihira sa ganyang klase mga tao, na kilalang tao, na talagang masasabi mo na hindi lang basta ano eh, basta-basta eh. Bigatin to, mga kaibigan eh. Milyonaryo to, baka bilyonaryo na to eh. Pero meron pa rin siyang ano, guts para magpakumbaba at humingi ng sorry dahil dun sa pagkakamaling nagawa niya. Kaya, naku, saludo ko kay Willie Revillame. O dyan lang ha, dyan lang sa paghingi niya ng sorry. Pero pagdating sa politika, ibang usapan naman yon. Kasi alam naman natin na sinuportahan nito si ano eh, si Duterte, si Bongo, ayan, magkakaibigan yan eh. Eh, alam nyo naman na ang nagpasara sa ABS-CBN ay itong mga tauhan ni Presidente Duterte. Nangyari yun nung nakapwesto pa bilang presidente itong si Duterte. Kaya siguro nadadamay itong si Willie Revillame pagdating sa politika. Lalong-lalo na yung mga Esconians. Oh, kasi nagsalita dati si Willie Revillame. Susuportahan niya si Esco Moreno. Sabi nga niya, kahit anong posisyon takbuhin mo, mataas sa posisyon, susuportahan kita. Pero ano nangyari? Wala. Nangyari kwento-kwento lang. Oh, marami rin kasing sinabi si Willie Revillame na binatupad. At talagang ano, doon siya sa side ni Duterte. Na alam naman natin na sumuporta dito kay Bongbong Marcos. Kaya nga, ano mga kaibigan di ba? Ito kahit sabihin mong walang kinalaman ng politika, meron mga kaibigan, hindi mo maalis ang politika rito. Lalong-lalo na itong ABS-CBN, ginagamit nilang istasyon ngayon. Na dating pag-aari ng ABS-CBN, nawala po sa ere dahil sa politika. So yun, mga kaibigan, humingi na siya ng sorry kay Christy Permin. Kay Christy Permin lang. Hindi po dito. Hindi po dun sa sa mahilig magsayaw na pa-English-English pa. Ewan ko kung sino kinasal, basta sa Tagaytay daw. Oh. Hindi siya nagsusorry dun. Kasi ito raw taong ito, ginagamit itong sitwasyon para makapanira ng tao. Sabi ni Kuya Will yun. Abangan natin yung mga sasabihin ng ating mga kababayan tungkol dito sa statement ni Willie Revillame. Kasi sa tingin ko, parang kahit ano sabihin ni Willie Revillame, marami talagang galit eh. Kaya abangan natin yung comment section ng video ito. Tingnan natin kung ano masasabi nila ngayon na humingi ng sorry itong si Willie Revillame dito kay Christy Permin. Kay Christy Permin lang ha. Paalala ko lang kay Christy Permin lang, pero dun sa ibang naninira, sabi ni Willie Revillame, hindi ako nagsusorry sa inyo. Away-away pa rin tayo, ha? Galit-galit pa rin. So, yan mga kaibigan. At na-share ko lang po sa inyo. Kahit pa paano, natapos na rin itong sigalot. Sigalot talaga, yun. Itong bangayan ni Willie Revillame at ng kanyang nanay-nanayan na si Christy Permin. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.